Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyo yung lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kaniyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinanabikan namin sa aming pagdalangin, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos na taga Huda at Jerusalem tungkol sa mga huling araw, ang bundok na tinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi na ang ganito, halika kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halika kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pinto ang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos na muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang masambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring ahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin ang Poong yaoy idalangin. Ang mga pagmamahal sa iyo'y pagpalain.
umayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa akin, kasama't katuto. Sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko ay ito. Ang kapayapaan ay laging sumaiyo. Dalhin sa templo ng poo ng ating Diyos, ang aking dalangay umulad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kaniya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya. Sabi ni Jesus, ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno. At ako naman ay may nasa kupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa nga niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kaniya, Sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang panahon ng Adbyento ay panahon na kung saan tayo ay naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Pinaghahandaan natin yung kanyang kaarawan sa panahon ng Kapaskuhan. Ngayon din naman, pinaghahandaan natin ang kanyang muling pagbabalik. Ang panahon ng pagdating o panahon ng Adbyento, magandang paalaala ito na ang Diyos ay may hangaring tayo ay makapiling. Kaya nga sa ating unang pagbasa, sabi doon, halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon sa templo ng Diyos ni Jacob upang malaman natin ang kanyang daan at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Maganda na makita natin ang ating mga sarili na may sariling inisyatiba. Ibig sabihin, hindi lamang Diyos yung merong initiative na tayo ay makapiling. Hangarin din natin na tayo ay makapiling ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay nag-i-initiate na makapiling siya. Hindi lamang Diyos yung handang makapiling tayo. Pero tanungin natin ang ating mga sarili,
kung tayo ba talaga ay handang makapiling siya. Ganun naman lagi ang Panginoon. Siya lagi yung nagkukusa. Siya lagi yung nauuna. Siya ang unang nagmahal sa atin. At tayo ay tutugon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nagkatawang tao ang Diyos para makapiling niya tayo. Minahal tayo ng Diyos ng walang kondisyon, kaya mahalin din natin siya ng walang kapalit. Sapagkat ang pag-ibig na bigay sa atin ay walang ibang sukli kundi pag-ibig rin. Sabi pa sa ating unang pagbasa, siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Ito yung hatid ng ating Panginoong Jesus. Bilang prinsipe ng kapayapaan, ibinibigay niya sa atin yung kanyang kapayapaan. Pero pag minsan, kahit ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, we tend to refuse that offering of peace. Ayaw natin tanggapin yung kapayapaan na iyon. Bakit? Sapagkat madalas tayong tumatangkilik sa kasalanan, tumatangkilik tayo sa karahasan, kabulaanan, pagnanakaw at katiwalian. Hirap na hirap tayo makipag-participate sa initiative ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Kaya ngayong panahon ng Albiento, nawa ito yung ating pagnilayan sa ating sarili. Kung handa ba talaga tayong makipagkaisa sa Diyos para lubusang maganap ang kanyang nais na kapayapaan para sa ating lahat. Kung gusto nating makamit ang kapayapaang dala ng ating Panginoong Jesus, hindi nating hahayaang malugmok tayo sa mga bagay na taliwas sa gusto at plano ng Diyos. Katulad ng kapitan ng sinturyon sa ating ebanghelyo ngayon na hindi matatawaran ang pananampalataya o ang kanyang pananalig kay Jesus. May sakit ang kanyang alipin, pero sa kagustuhan niyang mapagaling ito, pinuntahan niya si Jesus. Na kahit alam niyang si Jesus ay isang Hudyo, hindi siya ng dalawang isip na humingi ng tulong. Sa bandang huli, mga kapatid, itong pananampalataya nitong sinturyon na ito, nitong kapitan na ito, ay magiging inspirasyon natin kung talagang gusto nating makibahagi doon sa ibinibigay na kapayapaan ng Diyos para sa ating lahat. Kung talagang gusto nating makapiling ang Diyos, titingin tayo sa ating pananampalataya. Gaano na ba ito kalaki? Yung sinabi ng kapitang Romanong ito na Ginoo, hindi ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Pamilyar po ba kayo dito? Ito yung ating sinasabi bago tayo tumanggap ng komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yung pananalig ng kapitang Romanong ito ay ating tugon doon sa paanyaya ng ating Panginoon sa ating unang pagbasa na magbibigay ng kapayapaan, na ibibigay niya ang kanyang sarili para makapiling tayong lahat. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, gaano kalalim ang ating pananampalataya? Ano ang ating ginagawa para mas lumalim pa ito, para mas maging makabuluhan pa ang ating pananampalataya, lalong-lalo na ngayong panahon ng Albiento. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod nawang tanggapin ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng Mahal na Birheng Kaniyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kaniyang pagbibiniyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa Kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahala Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, na kabiyak ng kaniyang puso. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paggalakbay dito sa lupang papa ibabaw, aming panaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita niyo po sa ating screen. Ngayon din, inanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali
at Divine Mercy Chaplet tuwing ikatlo ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule at experimentum simula sa Disyembre. Ikatlo, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa, inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, maranasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mito Yunting and the Drivers Band. Kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Arsidiosis ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bilhin ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-apat, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mugs sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikalima, pansamantala pong hindi mo na makadaraan sa main arc entrance sa mga tao at sasakyan dahil sa ginagawang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng magpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upa ang lahat ng dumulog at mangdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, nabupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.